meron tayo dito ang isang piraso ng ating piatos. Ang ating gagawin dito ay ipiprito natin ito sa kumukulong mantika. Napakasarap ito na recipe at patok na patok din itong pangnegosyo. Napakadaling gawin at talagang magugulat ka sa sarap nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Tapusin mo itong video hanggang sa huli. At para sa ating complete list of ingredients ay nilalagay natin sa ating description box. Kaya tara na, simulan na natin ang pagluto pagkatapos itong ating intro. Tara na! Meron lang tayo ditong dalawang piraso ng ating piatos. Ito ay ibinila lang natin sa ating mga suking tindahan. So nagkakahalaga lang ito ng 15 pesos bawat piatos. So dalawang piraso yung ating nabili dito at yung ating flavor nito ay yung cheese. So durugin lang natin ito. Kahit naman hindi masyadong durog ay pwedeng-pwede naman. Pagkatapos ilipat lang natin ito sa ating mixing bowl and then durugin ulit natin yung isa pa nating piatos. Kung ayaw nyo sa cheese ay pwede naman yung sour cream yung gamitin dito. Nakatipende po yan sa inyo. Maglalagay tayo ng 2 tablespoons ng ating white or brown sugar. Pero pwede mong i-adjust kung gusto mo yung medyo matamis or kung hindi naman gusto mo ng konting katamisan lang. Maglalagay tayo ng 1/2 cup ng ating all-purpose flour. Yung ating ginamit na measuring cup ay 1/4 cup yon. Magkakrack po tayo ng 2 buong itlog. So large egg ang ating ginamit dito. Maglalagay tayo ng ating peanut butter pero optional lang ito kung hindi mo bet ay pwede naman hindi mo na lang lagyan. So 1 tablespoon ng ating peanut butter ang ating ilalagay dito. Pandagdag lasa lang ito at pandagdag aroma. So mix lang natin siya ng maigi hanggang mag-corporate lahat ng ating mga nilagay dito na mga ingredients. Ayan, para sa ating complete list of ingredients guys, ay inilalagay po natin yan sa ating description box sa baba. At huwag niyo din kalimutan mag-follow sa ating Facebook page, Happy Tanning by RD. Pagkatapos, maglalagay lang tayo ng ating powdered milk. Kahit anong brand ay pwedeng-pwede dito. Maglagay lang tayo ng 1/4 cup ng ating powdered milk or kayo na lang magtansya. Kung wala kayong powdered milk, ay pwede naman yung fresh milk na lang yung gamitin dito. And then naglagay pa tayo ng isang buong itlog at 2 tablespoon ng ating cooking oil. Or kung meron kayong butter, mas maganda din yon para mas sumarap. And then haluin lang natin siya ng maigi dito. So haluin lang natin hanggang maging smooth na nga yung consistency ng ating butter. And then magdadagdag tayo dito ng tubig pero gradually lang yung ating paglalagay dito. Hanggang sa maging malapot na nga siya or maging malabnaw. Ayan guys, follow na po kayo sa ating Facebook page, Happy Tummy by RD. Yung link ay nandun sa ating description box or nandun sa ating comment section sa baba. Check nyo na lang. Pagkatapos, buksan na natin yung ating induction cooker. Lagay na natin yung ating frying pan. Nag-grease na po natin siya ng oil. Maglagay lang tayo ng konti and then grease lang natin para hindi dito tumikit yung ating butter. So para sa mga walang oven dyan, ganitong technique ang ating gagamitin. So ibuhos lang natin yung ating butter. Ibuhos lang natin lahat. And then flatten lang natin yung surface nito para maglagyan pa yung gilid niya para mag-form siya ng circle. Pagkatapos dito ay takpan lang natin and then buhuksan na natin yung ating induction cooker. Low medium fire lang ang ating gagamitin dito and then lulutuin lang natin ng 10 to 15 minutes. Ayan, sa ating pangalawang option ay pwede mo itong i-bake sa ating oven. Kuha lang kayo ng molder or yung ating pan and then i-bake nyo lang ito ng 10 to 15 minutes din.
So after 15 minutes guys, ganito na yung ating resulta ng ating napakasarap na piatos. So hindi mo akalaing piatos lang ang ating main sangkap dito. Pagkatapos ay hanguin lang natin siya at ililipat na natin sa ating serving plate. And then maglalagay tayo dito ng toppings para mas lalong sumarap. Ayan yung ating toppings ay nakadepende po yan sa inyo. Mayroon tayo dito ng mayonnaise. Maglagay lang tayo ng mayonnaise. Mas marami, mas masarap. And then meron din tayo dito ng cheese whiz. Kung meron kayong ketchup, pwede din ito. At maglagay kayo ng grated cheese para mas lalong sumarap. Pero nakadepende po yan sa inyo kung anong available sa bahay nyo. Flexible naman lahat ng ating mga ingredients. Ayan, para mas lalong maganda tingnan, maglalagay tayo ng ating spring onions. Mga ginupit nating spring onions para mas kainganyo-inganyo tingnan, diba? Para mas maganda tingnan kung meron tayong mga greens. Ayan, nagbibigay din itong aroma yung ating spring onions at konting texture pag nabite natin siya. Pagkatapos ay ready to serve na ito. O diba? Hindi mo akalaing piatos lang ang ating ginawa nito. Tara na at mag-taste test na tayo. Ayan, so maghihiwa lang tayo ng konti and then titikman natin siya kung masarap siya. Ayan guys, makikita nyo sa ilalim ay medyo nasunog siya, pero okay lang yan. Kailangan talagang mahinang-mahinang apoy lang ang ating gagamitin dito. So napakasarap niya guys, at hindi mo akalaing naglagay tayo dito ng piatos. Kahit hindi na tayo maglagay dito ng cheese kasi yung flavor ng ating piatos dito ay cheese naman. Kaya perfect na pang merienda. Ayan guys, maraming salamat po sa panonood. I hope ay meron po kayong natutunan naman dito sa ating napakasarap at kakaibang piatos recipe. Ayan, huwag yung kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page, Happy Tammy by RD. Maraming salamat sa panonood. Susunod ulit sa ating next recipe.